paano palaguin ang negosyo, paano magkaroon ng business edge as a business owner by cultivating emotional intelligence. Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor, isa ring online entrepreneur, CEO ng isang software as service company na tumutulong sa marami nating kababayan at iba pang tao all over the world para i-digitalize ang kanilang business at maging globally competitive. Marami po akong mga programs and workshops na maraming libre, meron ding paid mentorship para magkaroon ng extra gabay from me on how you can level up your business. Matatagpuan po lahat yung mga yan sa levelupwithdriris.com. So pag-usapan na natin ngayon, ano-ano nga ba yung mga skill set, ano-ano yung mga pamamaraan kung paano natin mapapataas yung ating skill set ng emotional intelligence para magkaroon tayo ng edge over the competition. So unang-una po ay kailangan natin i-cultivate ang mindset po natin. Lagi naman nagsisimula siya dito. Yung mindset expansion kasi natin, yan ang makakatulong sa atin to really elevate, to level up yung business natin. The more tayo na nag-e-expand, the more na tumataas yung earning capacity natin. Kapag ka ang ating mindset ay pinagyaman natin, then yung ating capacity to provide better service, nag-i-increase din po yan. And hulaan nyo anong mangyayari kung nag-i-increase yung better service ng kumpanya ninyo, ng produkto ninyo, di syempre po, yung mga customers ninyo will become more loyal to you. Your customers will be more agreeable to spending more of their resources with you. Sometimes pa nga, they are willing to pay premium para sa inyong services kasi alam nila na ang quality ng servisyo ninyo ay talagang mataas. And this can only happen kung mismong business owner, mismong may-ari ng kumpanya is operating from a high level of mindset, level up kind of mindset. Number two na skill para maging emotionally intelligent at magkaroon ng business edge, kailangan mataas ang ating level of awareness. Level of awareness sa sarili natin, level of awareness sa mga customers natin at mga pangangailangan nila. Kung mataas ang ating level of awareness sa sarili natin, then we can easily identify yung ating mga strengths and ating mga weaknesses. Yung mga strengths natin, ile-leverage natin. Yung ating mga weaknesses, pagyayamanin natin, paghuhusayan natin. And in that way, we can elevate ourselves more. Yun nga, in relation doon sa ating first skill na elevation of mindset, mangyayari yan if you really have a sense of awareness kung ano yung mga pwedeng i-improve pa sa'yo at kung ano yung mga kailangan mo nang gamitin as an edge over the competition. At kung meron ka rin na mataas na sense of awareness when it comes to your customers, then lalo mo silang mapagsisilbihan in a better way. If you are in tune with what your customers' problems are, how these problems are evolving, then you can be better equipped to provide a solution para sa mga problema ng mga customers mo. And this will aid in customer retention. So having a high awareness of your customers' needs will lead to customer retention. And kapag marami tayong suki, edi mas masaya po ang buhay pagdating sa ating revenue. Kasi in addition sa mga bagong customers na darating sa atin, meron tayong assurance na yung mga dati nating customers ay patuloy na bibili sa atin. Third skill ng isang emotionally intelligent na business owner ay flexibility. Meron kang capacity na sumabay sa mga pagbabago ng panahon. Kung i-insist mo na manatili lamang yung dati mo nang alam, mapag-iiwanan ka. When you are flexible and you really invest in innovation, then yung business mo makakasabay din sa changing times. Change is the only constant po, kailangan nating i-expect yan. So, one of the highest skill sets, of course, ng isang emotionally intelligent business owner is to have that ability to adapt sa change. So, flexibility is very important. The fourth skill ng isang emotionally intelligent business owner that for sure will give you an edge is self-control. Meron kang self-mastery. Self-control can be seen in a few different ways. So, unang-una, self-control sa emotions mo. So, kung marunong kang kumontrol sa emotions mo, this is going to be very good for your business. Paminsan-minsan, syempre nagkakaproblema sa negosyo, minsan nagagalit ang customer, minsan may mga hindi inaasahang pangyayari. If you are able to master your emotions, meron kang capacity to think logically. Ikalawang component ng self-control, of course, is initiating tasks. Yung ikaw ay merong initiative to start action. Bilang business owner, kailangan tayo po ay very action-driven. Kung wala tayong disiplina,
to even tell ourselves na we need to do this, we need to follow through, then tayo po ay mapag-iiwanan. So a business edge for sure is having self-control. And last but not the least, emotionally intelligent na bagay na kailangan gawin ng isang business owner is to be driven by purpose. So yung pagnenegosyo po ay hindi lamang para kumita ng pera, kundi talagang para magsilbi. When you are driven by your purpose and your calling, mapapadali ang pagnenegosyo kasi many times sa mga challenges na kakaharapin ninyo, minsan talaga mafe-feel nyo na mag-give up na kayo. Pero pag napakalakas ng sense of purpose ninyo, sense of calling, ipagpapatuloy po ninyo ang laban. And also, yung mga businesses na nakikitaan ng mga customers na meron talagang purpose, purpose-driven, ang pagnenegosyo ay mas tinatangkilik ng mga customers. And this is one of the emotional intelligence skills na kailangan nating mabuild, kailangan natin i-tie in yung ating pamamaraan ng kita, pamamaraan ng pinagkakakitaan with our purpose and our calling. So these are the 5 ways on how you can increase your emotional intelligence para magkaroon kayo ng edge over the competition. Kung kailangan ng extra gabay, join my various communities. At kung kailangan ng online mentorship with me, join lang po levelupwithdriris.com. Level up po tayo lagi.